sa ating DTI USEC Lester Leona, who I believe is joining us sa online, Sec. Glenn Peneranda, PTTC Executive Director niya, Lili Villera, sa kasama natin sa DTI Foundation, Executive Director Owen Tamayo, sa mga sa DTI Banco, Jerome Milana. Magandang umaga po at nakakarang po at kanina nung pagpasok ko dito, natuwa ko dahil bawat table may kasama kayong mga bangkumarin pagkumpare. Nakasuot ng ganitong t-shirt para po ipagbigay alam kung sino si Bangko. At yun nga po ay ang aming role, no? Kausapin ang ating mga kaibigang micro-entrepreneurs at ipagbigay alam kung ano yung mga servisyo at produkto na ino-offer ng DTI Direct Bangko. At kami po ay nagagalak na maging ka-partner ang DTI PTTC Global SMB Academy at DTI Foundation sa bagong programa na ito para tulungan ang mga negosyante para maging matatag ang inyong mga negosyo, lalo-lalo na ngayong panahon ng pandemya. At para sa mga krisis pa na darating, tayo ay handa. Dito sa Small Enterprise Acceleration Lab, Business Expansion through Training and Application, ang role po ng bangko ay magbigay access sa dagdag kapital na alam ko kailangan ng ating mga negosyante. Dahil alam ko, yung mga mindset ng mga micro-entrepreneurs na kagaya ng mga nakausap ko kanina ay very opportunistic. Minsan, kung ano yung mapagkakakitaan nila sa linggong iyon ay igagram nila. Pero kung minsan, sayang yung opportunity dahil kulang yung kapital. And ito yung sa tingin namin ay isa sa mga namumunang hurdle o problema ng mga negosyante. May opportunity pero walang kapital. And kung minsan dahil gusto mag-grab yung opportunity para kumita, kumukuha sila ng kapital mula sa kanilang kapamilya, mga kaibigan. Worse, kumukuha sila sa mga informal lenders na ang taas-taas ng interest. And instead na nakakatulong, ito pa ay nagiging rason kung bakit bumabagsak ang kanilang mga negosyo dahil kulang na yung kinikita nila sa pambayad ng utang. Kausap ko yung mga kasama natin dito sa table na kanina, sabi nila, ako takot kami sa utang. And sinabi ko sa kanila, alam niyo ba na yung mga malalaking kumpanya, kahit sino pa yan, ay merong utang sa bangko dahil ginagamit nila yung pera ng bangko para kumita. So hindi po masama ang mga utang, pero ang nakakalungkot, itong access to finance na ito ay kadalasan hindi available para sa mga maliliit na negosyante. Kaya nandito po ang bangko, kami po ang microfinance arm ng DTI para po ipaalam sa ating mga micro-entrepreneurs na meron na po kayong pa-partner sa inyong negosyo, lalo-lalo na sa pagkuha at access sa dagdag kapital. At ito naman po, mabalik ng mga bangko para magpapalang kanina. So, pumunta po kami sa inyong mga stores para ipaalam kung ano yung mga requirements. Madali-madali, nasa napakyo kanina, no? Hindi na kailangan yung mga komplikado papel kasi normally pinukuha ng mga bangko. At dahil ang aming mga requirements at ang aming mga produkto, ang unang nasa isip namin ay para sa mga katulad niyo na self-employed mga entrepreneurs. So nagagalang po kami na kami ay nandito at partner namin ng DTI para na po aside from the access to capital ay makakapartner namin ang DTI at foundation para magbigay ng karagdagang kaalaman para sa mga negosyante kung paano patakbuhin ang kanilang negosyo nang sa gayon dumating man ang pandemya, ready at sustainable. So, kasi aside from the loan, naniniwala kami na kailangan may konting partnership at gabay na ibibigay para matulungan namin ang ating mga kliyente, lalo-lalo na sa debt management, budgeting, na siya naman po expertise ng mga kasama namin sa bangko. Kaya po, dito sa programa na ito, sa mga 250 expected participants, sana ay maging dagdag kayo sa more than 200,000 micro-entrepreneurs na natulungan na ng bangko sa ating programa na Negosyo Con Loan. At sana mag-enjoy tayo sa susunod na buwan sa coaching and training sessions na gagawin natin
And later, pag natapos natin yun, saka natin malalaman na kung pwede-pwede kayo sa ating loan facility sa bangko. Sino po ang loan ng bangko? Maraming salamat.